Record na natin. Okay, record na. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po for another prayer gathering ng La Filnas. Ayan, kung saan po tayo ay nananalangin ng anything and everything under the sun. O, diba? Nakakatuwa. So, ayun, bago po tayo mag-start, manalangin po muna tayo. Pangunahan ko na po yung panalangin natin. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat po, O Diyos, for gathering us, your intercessors once more, Lord, to pray for your people, to pray for the needs of your churches, the needs of everybody, Lord God, na kayo po ang naglagay sa puso't isipan namin, Lord. We ask for your forgiveness, Lord God, for everything that we have done, for everything that we have said or thought about or felt in our hearts na hindi po nakakalugod sa inyo, Father God, please forgive us. And we pray that you cleanse us, Lord, para po maging worthy kami na ipag-pray itong mga kapatiran namin at ang mga pangailangan nila, Father God. Kayo po ang manguna sa prayer gathering na to, Lord. We know that you are going to hear us, Lord, and we know that you're going to answer all of these requests in accordance to your will and in accordance to your time, Father God. Let your will be done on all of these prayers, Lord. Maraming salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Right. Ay, wala pala akong slides. Wait lang. Ayun. Marami tayong ipagpapasalamat. Ay, meron ba tayong mga answered prayers? Ayan, praise report po tayo. And kanina, yung pinag-uusapan natin, nung hindi pa tayo naka-record, praise report natin yung anniversary nangyari nung Sunday. So praise the Lord dahil isa pong masayang celebration ang nangyari. At saka wala pong, ayan, kita nyo na po ba yung slides natin. Ayan. So, ayun, nagpapasalamat po tayo dahil iningatan tayong lahat ng Diyos. Iningatan lahat ng mga guests natin, yung mga attendees natin. So, praise the Lord. Okay. Meron pa po ba mga answered prayers from our list kung merong ano? Ako po, meron. Yes po. Thank you sa panalangin. Wala na yung allergy ko, hindi na ako inuuli. Amen. Uy, okay, praise the Lord. Kaya alis ko po siya sa ating list. Wait lang. Habang nag-aano tayo, okay. Praise the Lord. Okay. Nabasa. Praise the Lord, di ba? Buntis na si Christina. Ay, oo. Correct. Mm. Di ba? Ilang ano natin pinagpa-pray? I think almost 1 month, 2 months ba? Rage? Gusto mo rage? Ayaw daw, ayaw. Pass mo na daw, pass. Oo, diba? Kasi dati sa AO1, natatawa ako eh. Lahat nagpa-pray sa akin, mabuntis. Hindi pinag-pray ko, lahat buntis. Lahat. Hindi na po kami pwede, pastor. Apo na lang, tita. Apo. Apo na lang. Si Saray. 90 apo, apo. Years old, pwede pa. O, diba? Di, apo, apo. Yeah, magkaka-apo na sila. Apo na lang po, apo, apo. Yes. Para sa next, ano? Para next year, madagdagan na naman tayo. Yeah. Yes. Sama sa kids. Sama sa kids. Yes. Dadadala ng Nola. Aww. Nakatuwa, maraming bata. Hindi, siya nakakatawa talaga na showcase lahat yung mga ano, mga ministry. Iyon ang the best din eh. Yeah. Last time kong, yung kapatid ko na may COVID-19 ngayon, last time kong chinek, okay naman siya, lakas kumain. Kasi pagtawag ko, lumalamon eh. Sabi ko, may panlasa ka na. Hindi daw 50% lang. Ay, 50% pa pa yan? Lakas mong kumain. Pero I think she's doing well. So, nasa recovery, ano na siya? Right. Yeah, oo. Wala naman siyang talagang, kasi vaccinated siya eh. Pero wala siya yung, hindi siya yung, parang ano lang, nawalan lang siya ng panlasa. Yun lang. Hindi siya nilagnat o whatever na nakarata, hindi. So, praise the Lord. Yeah. At saka si Maria,
Maria. Oo, si Maria. Oh, magaling na si Maria. Oh, at saka tuwa siya nung ano, nung nandun siya nung Sunday. So, Gulat siguro siya. Papaalam nga siya sa akin, uuwi na siya. Sabi ko, huwag ka na muwi. Kanina ka pa nandito. Hindi, sabi ko, okay na, huwag siya muwi dahil magaling na siya. Praise the Lord. Ayun. Ano ba? Praise report natin. Anybody else? Answered praise. Ano pa nga ba yung tinanggal ko? Salamat sa Panginoon. Tumulong sina John at saka sina JC. Ay, oo. Tsaka si Pepot. Si Pepot. Oo. So, salamat sa Diyos. Pagpalain sila sa kanilang ano. Amen. Sana ma-miss nila yung pagtulong. Well, invited sila sa baby shower. So, hopefully marating sila. Yeah. May praise and worship daw sa baby shower. Wow. Grabe. Uy, yun nga, laking pasasalamat nga nila. At saka si JC. Si JC gusto na mag-commit. Kailangan lang ayusin yung schedule. Pero na-miss niya talaga yung pag-serve kay Lord. So, ayun. Huli. Kasi pagka, ano, yung anak niya kasama, yung asawa niya kasama, at saka yung mga basketball ano team na hinahawakan niya kasama, nandun sila, yung mga Eme. So, mga basketball, ano, yung mga bata. Yun, mga tinetrain niya. So, praise the Lord. Ayun, tapos, ano pa ba? Praise report pala. Apo. Hindi kinulang ang pagkain natin kahit maraming taon. Oo nga po, sobra pa talaga. Pangan. Nagmumultiplami yung minudo, yung chop suey. Nagtaka rin ako, ba't sobrang dami ng pagkain? No? Kasi po, meron po mga nagdala din. Dami so, nagdala eh. Dami nagdala. Yun po, may pansit pa. Oo. Pansit po po. May nagdala pansit. Hindi, yung order yun. Yung mga pansit. Yung pansit, Tita Amy, kayong nag-ano nun, no? Tita Amy. Si Tita Amy yung sa pansit. Pero inyo, oo, may pansit na. Tapos naubos pa rin ang kanin. Diba? Alam mo naman ang Pinoy, iniulam ang pansin. Daming kanin, pero naubos pa rin. Hindi nga tayo nakakain ng kanin. At lahat nakatikim ng sag ay sago. Taho. Taho at saka Ang sarap ng taho, lasang Pinas talaga, Pinoy na Pinoy. Sarap, ang sarap talaga. Pumila rin sa district eh. Ay oo, oo. Gusto daw niya talagang tikman. So ayun. Tikman yung ice cream. Sarap, masarap din. Ayun, praise the Lord. Cheese masarap. Cheese ice cream. Then, yeah. Ano? Talaga eh. Bastillas din. Kaya yung leche plan natin sa huli. Yun, yun. Yung ube. Ang huli na lang. Ang huli na lang. Buti na lang talaga nakakalimutin ako eh, no? Fellowship after. Fellowship yun. Buti na lang nakakalimutan pang after. Buti na lang nakakalimutan. Nakalimutan. Kaya yun ang nang panghimagas. Tinira ko yun eh. Sa ano eh. Sa gigil. Sa baby shower mag-order ulit ako. Oh, yun. Yung pastillas yung assorted na mas maraming po. Oo, may business card ako nung kaibigan ko, bibigay ko sa inyo. Pang Christmas pwede. Oo nga. Pero itong kakao, bilog-bilog ako eh. Ayun, pati yung macarons niya masarap eh. Masarap? Grabe, oo. Kaya gaanong matamis, tamang-tama lang. Yeah. Eh, yun yung mga macarons na nakakain ko sa Pilipinas. Ganun na ganun ang lasa. So, ayun. Sa baby shower ulit. Kailangan kong damihan. Yes. Ayun. And anybody else? Ano po, ano? Yes po. Thankful po ako sa buhay ni Brielle. Aww. Kasi nakita, kung makikita niyo po na nalikom niya yung mga bata sa table 1. Nandito sila sa table 1. Tapos every time na may bagong bata kasi yung anak ni magtataho, nakukuha niya. Parang naaampun niya. So parang sa aming mag-asawa, thankful kasi favorite din siya ni Rizel. Parang naaano niya, parang siya yung parang leader ng kids. Leader of the band.
Kahit hindi man natin siya, parang hindi natin siya gano'n napapansin. Pero ako po, napapansin ko yung buhay ni Brielle. So parang, yes. Siya leader siya ng kids natin. Yan. At saka si Erza. Pagka si Erza. Ano kayong hinahanap, oo. Ano siya, minsan nga po, last week ba yan? Tinataguan niya na yung sobrang, bata eh. Masobrang ano niya. Inosundan siya, galing siya sa basketball court. So bumaba siya, takbo siya sa baba. Tapos nagtago siya dun sa likod ng kahoy na pinto. Tapos yung mga bata dire-diretso na sa courtyard. Sumakit na siya ulit. Doon napapagod din siguro, no? Kasi ang dami nila eh. Ang dami na nila eh. Lahat nakasunod sa kanya talaga. Talaga nakasunod eh. Marunong po siyang mag-ano eh, makipag ano sa kanila. Makipag. May plano na nga yun daw palitan yung ano, head ng children's ministry. Playroom niya yung bata sa table one. Yung mga maliliit lang nasa playground talaga. Ay talaga medyo mahirap. Lalo na isa. Nalisa. Yung takbo ng takbo. Yung record. Sinin-invitein natin si Sister Elby. Ha? Sinin-invitein natin si Sister Elby. Sa record kayo. Ay, sorry. Wala nang may ano. Ako, ano, natutuwa ako kay, ano, kay CJ at saka kay Tyron, Raymond the Brothers. Opo. Kasi, ano eh, nabawasan na yung takbo ni ano Jairus. Ni Jairus. Oh, nagpe-pray po natin yun. Yeah, may taga-takbo na siya eh, kumbaga. At saka mukhang napaka-effective nila. Talagang astang professional pa. Mga naka-ano pa, naka-receiver pa. Ay, no, 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 no. Kung nag-aalala po ako kung paano, kung mag-overtime, talagang sabi ko, paano kaya kami makakalabas ng 11? Tapos, praise the Lord naman, 11 talaga, saradong 11. Lahat ng gamit namin nasa labas po. I know. Grabe, no? Para ninyo. Kahit nag-overtime si... 10:54 tayo natapos. 10:54. Opo. Pero within that 5 minutes, nailabas po namin. Nailabas. Nakatawa, no? Kaya ano eh, sinalubong ko na si Pastor David eh. Nag-sorry na ako eh. Sabi niya, okay naman, naiintindihan naman nila. Kahit si Pastor Sangbae Kim, yan, naiintindihan nila. Kasi nanon pagka... si Pastor Greg eh. Naroon si Pastor Greg. Turo sige, umangal kayo na niya. Si Pastor Greg, tawag ko kayo nila. Naka-striker tayo, guys. Sige, angal kayo na niya. I-edit na lang, ha, bago i-post. Tagalog naman. Tagalog naman. Nakatawa lang. De, actually, ano rin, nakisama rin talaga yung mga kapatid natin Korean. Na. Actually, tuwan-tuwa sila nga pala. Yun nga pala. Na kinausap ako, may sinabi sa akin na tinanong, yung bata pa siya na ano na skinhead din. Drummer? Drummer ba yun o nagigitara? Basta musician nila. Tinanong niya kung Filipino church ba daw yun. Tapos sabi niya, bakit daw bigla daw tayong tumami, nagulat daw siya. Saan daw nang galing yung mga tao niya? So, pagbukas ng pinto, ano pastor? Pagbukas ng pinto. Pero natutuwa naman sila. Na, kasi sabi ko, pasensya na napaaba kami. Hindi, sabi niya, okay lang. Minsan lang naman anniversary, sabi niya. Pero sabi niya, nagulat daw talaga siya sa nanggaling yung mga tao. Saka wala daw sila maparkingan. Kaya sila nag-park. Sino maparkingan? Yeah. Nakatuwa lang. Problema yung parking. Ano? Praise the Lord talaga. Praise the Lord. Kasi pag tayo nauna, wala. Oh. Yun ang advantage sa mga naunang service. Yeah. May parking ka. Kaya huwag ka na magpapabago din. Yun na yung time natin. Yeah. Tsaka nga pagka dumating na 9, ibig sabihin seryoso talaga yun. Nasanay na po tayo dun sa oras natin ng maaga. Yep. Yeah. Ano po tayo? Sinig mo lang yung nauli. Maaga naman silang lahat. Kaya madaming nag-work sa background na hindi naman, kumbaga, parang sila yung naka-focus sa camera pero grabe yung pagsisilbi. Yeah. Yan, sina Tita Pepot. Grabe yan. Kumbaga, aligagari niyang Sabado pa lang. Nag-aayos na yung mga yan. So, pati Linggo na umaga. Aaga. Sina Tita Amy. Si Brother Alvin.
tinadtad yung lechon, ang bilis eh. Nalingon lang ako, tapos eh. Nag-chop-chop na. Puso na lang nakita ko. Puso na nakita yung buong lechon na talaga na-chop. Na-picturean ba yun yung buo? Hindi ata. May ulo ba? Hindi ko nakita kung may ulo. Ano eh. Na-picturean yung piyata. Na-picturean po yung buo? Na before and after pinakita. Before and then after. Wala na. Bad. After 5 minutes. O diba? Before. Nila eh, ang after 5 minutes. Wala na kaagad. Yung mga kapatid nating special ano special guest eh ano sila nag-invite na, diba no, nag-invite din sila eh pero ano big parang naman sila naman nandos, yun, no? Nandun na sila sa isang table masaya rin sila Wow happy din sila Yung ano po basketball ministry po dami nila diba nandun sila lahat tsaka mukhang nagwa-warm up na talaga din sila. No? Yeah, konting tulak na lang yan sa mga yan. Yeah. Konti na lang andyan na sila. Konting ano pa? Konting himas. May natatanim naman po sa kanila lalo na meron po silang bawat Saturday. Yeah, yung every Saturday na yon. Mahalaga po yun sa kanila. Tsaka it's such a blessing talaga to work with all of you. Oo. Kasi sa totoo lang, kasi syempre sa dami ng ministry pinasukan namin, ano mo yun, sometimes mahirap kasi ikaw lang tas yung napipilitan na, ano mo yun, talagang lahat ano, willing to help talaga. Gumagalaw. For the Lord talaga. Alam mo yun, for the Lord. Yeah, tsaka yun, walang fear. Walang fear na kasi pwedeng gumalawan tao dahil natatakot. Uy, baka magalit si Pastor o baka magalit si Ate Tita Elvie. Alam mo yun, baka magalit si Tita Elvie o baka magalit si Greg Carman. Walang fear na ganun. Everybody's like, you know, todo. Just doing what they do best. Kumbaga, alam na nga nila yung gagawin nila eh. Parang ano na, nakaset na sa mind nila. No? Masarap tingnan. Masarap tingnan. Parang ano talaga, busy beast lahat. Na ano, ang saya talaga. Bayanihan po talaga. Bayanihan talaga. Oh, Pinoy culture. Meron po tayong pagkakaisa talaga. Nakita ko po yun. Kaya bindes naman po tayo ng Panginoon. So, pati yung ano, chairs, nakita ko sa picture. Nakita niyo po yun. Nakapost po kami ni Jairus. Photo op yun. May photoshoot ko pala. Pumost talaga. Good idea yun kasi mabilis eh. Ang ganda. Ang ganda ng pagkaisip nun. Pagkasalansan. Yeah. Pero nung Monday, bagsak kayong lahat, no? Bagsak ako nung Monday. Sakit ka na ako. Nag-badminton pa po kami nung Monday. Nakita ko nga yung, ano, yung post nila, nag-badminton. Sana sali naman kami dyan pag miss. Sali na tayong lahat Monday. Sali badminton. Ministry badminton. Bagong ministry, no? Grabe. Ay, naku, nakatuwa. Yeah. Time for report. Ano pa lang, anniversary pa lang, dami ng praise report. ano ba tawag doon? May pinag-uusapan po kami na timing talaga si Lord kasi tingnan niyo po mag-live si Pastor Tim pero nadagdagan tayo ng musician, si Brother Aldrin. So, di ba po? God provides. Si Lord naman talaga pangailangan natin. Yeah. Totoo. At saka alam mo yun, marami kang kinakausap by your own strength. Yung kinakausap mo para mag-join, hindi eh. Sayo. Parang ako, hindi na nga, bahala na nga. Hindi na ako magtatawag kasi mamaya, napapagod ako. Tsaka minsan sumasakit ang puso mo kasi nag-no-know. Yeah, ako testimony ko yan. Alam mo, nag-stop ako si Lord talaga. Si Lord na yan, nag-provide talaga. Hindi mo alam kung saan ang gagawin. Testimony ko din yan. Kumbaga, lang nalipat ako dyan, syempre, sasaluhin ko yan eh. Dahil syempre, I need to fill up the chairs. Alam mo yun. So, gagamit ka ng charisma, gagamit ka ng, alam mo yun. So, pero kaka-invite ko, wala naman dumarating. Oo, wala. Namiyak na lang ako sa Diyos. Lord, ko na magdala. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kung paano gagawin ko. Lahat ng strategies na gawa. Lahat. Sumayaw na ako't lahat. Tumambling na ako. Ayaw pa rin magsipunta ng mga inibita ko. Nagulat na lang ako. Ayan, no, nung Sunday, di ba? Oh, parang pinaalalahanan ako ng Diyos na, you see, hindi ka ang bida, ako. Yeah. Diba? Hindi ka ang senior pastor dyan, ako. Kumbaga, sunod lang kayo, kumbaga, maging obedient kayo sa akin. Yung puso niya dapat nakafocus lagi sa puso ko. Huwag kayong hihiwalay, parang ganun.
Kita naman natin, di ba? Yung... At saka yung the fact na ano yung you would expect that you would invite people to sometimes they don't hindi sila ma-attend. Pero may mga taong ang galing pala sila pa nag-invite dumarating. Ang dami. Merong isang grupo dyan ang galing mag-invite. Grabe. So, siguro siyempre si Lord na rin yan, di ba? I mean, yung mga taong hindi mo nare-reach, sila talaga yung nakaka-reach. At sila yung mga nakakapagdala talaga. Nakatawa nga, hindi min-invite, sila yung nag-stay. Di ba? Totoo yun. Totoo yun. Yung hindi min-invite. Yung in-invite mo, alam mo yun, tapos kilala ka, tapos naniniwala sa'yo, naniniwala sa leadership mo, oo lang na oo, pero di mo makita. Yeah, pero hindi mo in-invite, pagdating dyan, andyan na, hindi na umalis, tapos naging worker pa lahat. Alam mo yun, parang sabi ko, ay, ikaw na talaga yan, Lord, sabi ko. Simula ngayon, hindi na ako magpapangarap-pangarap na ano, ikaw na. Kumbaga, ikaw na magdala. Ikaw na, oo. Kasi, i-stressing ko lang sarili ko. Di ba? So, saya. Praise. Amen. Glory to God po. Talagang siya lang. Amen. Yeah. Ganun din po 'yung nangyari sa ano eh, sa mga instrumentalist natin. Oh yeah. Oo nga. Yes. So hindi po talaga ako nag-aano until nag-September na. Hindi po ako naghahanap. Kasi sabi ko kay Lord ano eh, siya ang maglagay sa akin kung sino mga i-text ko. Hindi ako 'yung nag-ano, alam mo 'yun. Yeah. So ayun, thankfully naman may mga changes last minute, yun nga. Pero tapos si yung isa doon munti ka nang hindi tumugtog. Pero ayun, sa prayers na dala sa prayers talaga si Lord. Grabe. Kaya ayun, at saka nga yun yung mga tumutunog-tunog nung ano nung Sunday, yung mga yun. Grabe. Mga grabeng mga ano. Talaga yun. Oo. Pagka kumikilo sa Diyos, nagda-double time talagang kaaway eh. So, expected na yon na may gagawin ng kaaway, pero si Lord pa rin talaga ang ano, ang nananalo at the end. So, praise God. Humble din ako, Pastor, atin kay ano, Pastor Bong. Nag-giveaway siya, di ba? Binigyan niya yung gitara. Very humbling. Totoo. Gitara kanina? Kasi, puputok yung gitara ko. Ah, okay. Yung nag-ano, oo. Sabi niya, ito na. Tutulong na lang daw siya sa labas, sabi niya gano'n. Oh, that's good. Napaka-humble. Yeah. Yes. Naku, kaya isa pa yun sa mga natutuwa ako. Kasi yung mga tao sa church natin, humble. Yeah. That's humility. Yeah. Actually, that's a classic act of humility. Ah. Kasi kumpara dati na naimbitahan ako sa church mag-preach. Tapos, yung praise and worship leader naka-wireless. Okay? Di, tapos na yung praise and worship. Hawak-hawak niya yung wireless. Tapos ang binigay sa akin, yung may cordon. Eh, yung problema sa cordon, pumuputok-putok. Yung nawawala-wala. Yung parang, ganun yung boses mo. So, obviously, I need the wireless kasi paano ako mag-preach? Hindi binigay yung wireless. Wow. Kasi kanya yon. That's ano yan, that's the ano, yung kabaliktaran ng humility. Nakuha niyo yun kasi, kumbaga, hindi ka willing na ibigay ko ano man yung sayo. Alam mo yun. Pero yun nga kay Pastor Bong, that's a classic act of humility. Yes. Alam mo yun. Team player talaga. Team player. Hmm. Nag-preach ako noon, walang ano, walang mic. Yeah. Grabe. Sira nga eh. Pero imagine hindi binigay yung wireless. Honestly, hindi binigay yung wireless. Oh. Yeah. Kasi kanya nga yun eh. Grabe. Plado para sa kanya. Ayun, sarado na yung church nila, joke lang. Biro lang. Paki-edit na lang po uli. Bago natin post. Hagdag lang po sa praise report. Apo. Kasi po nung ano, yung mga gamit ni Jai, akala ko ipapasok natin sa office. Mm-hmm. Then sa saitas, nung inayos namin yung saitas, I found out na yung pinto nabubuksan. So I decided to ano to look for a barrel bolt and nandun si brother si Pastor Bong. Then sabi niya, okay, sabi niya, I'll just buy it at Home Depot, sabi niya.
So yan po, nalagyan natin ng barrel bolts yung ano. Kasi kasi kapag nakapasok po doon eh, ubos po lahat sugrado yung ano natin, yung mga gamit natin. Wow. Kaya salamat kay Pastor Bong at yun na nagamit po yung mga dinala namin ano, yung mga barena niya. Nalagay natin yung barrel bolt bolt sa itaas. Nagkumpuni pa nga kay Pastor ng mga sirang church, di ba? Yeah, yung mga yung mga ano, yung nasa taas po. Bumibigay, yeah. Yeah. O diba, nakakatuwa. Yun yun eh, yung what's in your hand. Yeah, oo. Gamit mo kay Lord, di ba? Ang ganda. Yeah. Other things I don't see, yung nakita ni Pastor Bert, alam niya, yeah. He was able to, ano, to see. Fix na ako. Nag-ibig ko nga sa ako, Lord, sabi ko yung mga gamit, sana po huwag makapasok. Mm. Yes. Diba? Yeah. Kasi kahit gaano kagaling mag-manage or mag-anticipate, may mga hindi ka makikita. Imposibleng makita mo lahat. Pero pag ang mga teammates mo, meron silang may kusang palo. Babanatan na nila kaysa, alam mo yun, kumbaga, para makover lahat. Kumbaga, sila na mismo ang gagawa. Alam mo yun. Yeah. And that is, ano, kumbaga, bayanihan talaga. Imagine kung hindi nagawa yun tapos may nawala the next day. Naku! Wala na. Iiyak si Jairus na. Naku! Ilaw yun. Diba? Ilaw ako po, ano, nung araw na yun sabi sa akin ni Pastor Bert, may iwan ko ba, kinlame ko na po sa sarili ko na yung mga gamit na yun, pinag-pray ko po na protektado ni Lord. Na wala ko po. Yung po yung sabi ko kay Pastor Bert, wala pong kukuha niyan, protektado ni Lord. Pag nawala kami ni Pastor Bert kumuha. Kasi kami lang may access din. Grabe. Praise God. Amen. Nakakatuwa. Nakakatuwa lang. Yeah. Yeah. That is good. Amen. Grabe, imagine kung kami dalawa lang ni Pastor, hindi namin kaya lahat yun. Grabe. Yeah. Talaga, praise the Lord. Praise the Lord. Kasi we've been through ministries na kami, halos kaming dalawa lang gumagalaw. Ano kami? Kaya na nag-uusap kami. One man, Joe. Oo, oh, nag-uusap kami. kumbaga, sabi namin, blessed na blessed tayo. Oh, bless. Ah, nag-praise sila. Okay. Ay, wala yata si Pastor. Wala po siyang ano eh. Ayun. Nakabalik na sila. Nakamute po kayo, Pastor Jeff, ha? Okay na. Sorry na wala kami. Okay. Okay. Words of encouragement. Yeah. Yes. Asa na pa? Wala po yung ano scripture. Yung pong sa ano, yung... Okay. Yung verse po natin today, yung word po natin today is Psalms 34:8, verse 8. Sabi niya, "O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him." Amen. Kana pray ka. Mahalin po na. Oh, sige, let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful time, Lord God. Fellowshipping with the brethren. And as well, your presence with us, the fellowship of the Holy Spirit. Lord, bless this night. And as we listen to your word and give wisdom to Sister LB, Lord, as she shared the word. This we ask in Jesus Christ's name. Amen. Okay. Well, taste and see that the Lord is good. Ang tanong ko po palagay ko po naranasan natin lahat ito. Kasi po, ang Psalms 34:8, sa mga believers po ito, yung mga nananampalataya na talaga sa Panginoon. Yun po yung nakikita kong sa kanila, sa atin sinasabi itong Psalms of David, Psalms na to, yung verse na to. Lahat po tayo wala pong exemption sa mga pagsubok na dumating sa buhay natin. Lahat po tayo nakaranas ng mga pagsubok, di po ba? Yung mga sufferings, mga persecutions, mga problema, yung mga nakita ko nga po yung post ni Pastor Giants. Yung mga giants, ang sinasabi ko, ang pagkaano ko po dun sa giants, minsan yung mga problema na napakalaki na nangyayari sa buhay natin. Sometimes, hindi po natin kakayanin yun.
Pero alam niyo po ba na kapag tayo po'y nagtiwala sa Panginoon at binigay po natin lahat sa Kanya, yun pong we will taste the goodness of God. Kaya po di pa na, kung alam niyo po yung kanta, di po ba yung goodness of God? Yun po pag kinaawit natin, talagang we feel it, di po ba? Ang sinabi po sa atin ng Panginoon, ang sinasabi po ng salita na to, we will taste persecution, we will taste trials. Meron po tayong mga pagsubok na daranasin sa buhay natin. Bilang Kristiyano, wala pong exemption doon. Tayo pong lahat ay daranas nito. Pero pag po tayo nagtiwala sa Panginoon, makikita po natin yung kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. If we will just trust the Lord. Kasi meron po siyang, ano dito sabi niya, yung pag nagtiwala ka, dun mo mararanasan ang kabutihan ng Diyos. If you seek the Lord, di po ba? Yun po yung naranasan ko po yun sa buhay ko. Lalo na po itong pandemic na dumating sa buhay natin, di ba? Napakahirap, sa buong mundo, naranasan po nila yung merong manawalan ng trabaho. Lalo na po yung hindi nakakakilala sa Panginoon, ano po kaya yung mga nangyayari sa buhay nila. Pero po tayo, we are blessed to have Jesus in our hearts, that we trust Him. Meron po tayong tinatawag, meron po tayong pinagsasabihan ng mga nararamdaman natin. Kaya nung nakita ko po, nung nabasa ko po ito, yung taste and see, ano po ba yung lalasahin natin? Ano po ba yung lalasapin natin? Ano po ba yung, di po ba sa taste, ano po ito, yung bang sa mga food, di ba, nagtataste, meron pong mga sampling, meron pong mga tasting, ganon, sa mga, lalo na sa Costco, kung saan po tayo pupunta, tinitikman po natin yun. Yung para sa atin po bilang tao, we are satisfying yung pleasure natin, yung nasasatisfy po tayo dun sa lasa na natikman natin. So ganun din po sa Panginoon, pag nalasahan po natin yung goodness ng Panginoon, palagi po tayong nandun. Hindi po tayo, ayaw na po nating mawala dun sa presensya niya, ayaw na po nating mawala sa kanyang tabi, yung mga palaging pong siya ang pupuntahan natin pag meron tayong mga problema at tinadaan ng pagsubok sa buhay. And the Lord is just there. Siya po yung refuge natin. Siya po yung mapapagkatiwalaan natin. Yung mga, siya lamang po talaga, wala ng iba. So, yun po yung naranasan ko. Naranasan ko po yung mga pagsubok na yan, yung mga sufferings na yan. Lalo na po nung nagka-pandemic. Nahinto po lahat tayo, di ba? Ang dami pong don'ts, na yung mga don'ts, ang dami pong hindi dapat gawin, ang dami po dapat paghahanda. Para pong nag-iba, yung totally nag-iba po yung mundo natin. So it is hard for us na, para lalo na po sa iba na hindi nakakakilala sa Panginoon. Pero since we know the Lord and we believe in Jesus at nasa puso po natin siya, the Lord let us, ano po yung, tasted the goodness of Him. Sa mga pagpapala, nakita niyo po yung church natin, hindi lamang po sa amin, sa buhay namin, pati po sa church natin. Ang ano pong ginagawa ng Panginoon sa church natin, we have tasted the goodness of God. Sa bawat isa sa atin, sa bawat pagsisilbi natin, we have tasted the goodness of God, kaya po tayo nagsiserve sa Kanya. And we are giving our trust to Him. Di po ba? And we seek Him. Kasi po, if we seek Him, the Lord will let us taste or the goodness of Him. Di po ba? Kaya yun po yung ma-share ko na let us remain in Him and let us fully trust the Lord and seek Him and we will see results sa buhay po natin. Mm. Yun lamang po and may the Lord bless po, na-bless po kayo sa word na ito and inspire you and encourage you to go on and move on and really love the Lord more, serve the Lord more. Amen. 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 Totoo. Pag natikman mo na yung the best eh. Yeah. Kailang babalik-babalikan mo. Babalik-babalikan mo. Yeah. Oo, totoo. Mm-hmm. Ayun. Parang hindi mo makakalimutan yung lasa nun. Because yeah, you have tasted the goodness nung lasa. Nung ganun din sa kanapin. Hanap-hanap. Mas masarap pa yung sa Panginoon. Kaysa Costco. Kaysa sa Costco. Kaysa Costco. Bibilin mo tuloy, di ba? Yung sa Costco. Ayun, totoo yun. At saka,
blessed is the man that trusts in him. Yeah, the blessed is the man. So, merong ano doon. May pangako sa ano eh. Yun po yung promise ng Panginoon. Happy is the man. And happy is the man. Happy is the man. That trusted. Okay, okay. Praise the Lord. Amen. Kaya biruin nyo yung mga praise reports natin about the anniversary, di ba? Yeah. Opo. So, itong mga to na nakita natin, natikman natin sa Diyos from this anniversary, ito na yung mga ano eh, pangahawakan na natin on the future anniversaries that we're gonna ano. So, kung paano tayo kung paano tayo binless ni Lord dito sa anniversary nito, naway maalala natin a year from now, kung ganito yung ginawa sa atin, or, you know, alam mo yung parang ganon. So, hindi na tayo, parang yung sinabi ni Pastor Jeff kanina, hindi na tayo kakabahan, hindi na tayo, like, alam mo yung matatakot, or hindi ka na yung mag-work hard na, o ikaw yung mag-invite, tapos wala naman nagpupunta. Si Lord yung ano, kumbaga. So, parang ganon. So, yun yung mga, at saka, again, parang yung, ano ba yung topic natin last week? Yung divine. Yung ano, yung pruning, di ba? Yung pruning. Mm. Kasi syempre, namunga tayo nung anniversary eh. Mm-hmm. Eh di pagkatapos ng bunga, di bago tayo mamunga ulit, ay magpuprun ulit ang Diyos. Di ba? Mm-hmm. So, alalahanin natin kung paano tayo namunga ngayon. You know, like a year from now, ito yung aalalahanin natin, ganito ginawa ng Diyos. Kasi for sure, you know, when the time comes na kailangan mag-prune ulit, masakit yun. Pero since we've tasted and see that the Lord is good, mm-hmm. you know, ganito pa rin tayo. Like, masaya pa rin tayo maglilingkod, sama-sama pa rin, bayanihan pa rin, walang iwanan. Alam mo yung parang ganun. So, mm-hmm. yeah. Ito na yung hahanap-hanapin natin. And I think, which is kitang-kita naman sa church natin, na ito yung hinahanap-hanap ng lahat. Yung goodness ng Panginoon. Binabalik-balikan. Binabalik-balikan natin every weekend. Para excited lahat yan. Oo. Alam mo yun, Sabado pa lang makikita mo na. Pag-alain, binabalik-balikan. Nox talaga naman. Kaya nagkulang ang kanin. Para kulang lang sa kanin. Hindi ko nakikita. Yeah. So praise the Lord. Lata na lang. Lata na lang yung nakita ko. Lata na lang. God is good. Na lang. Napakagandang reminder pa para sa atin. And plus, you know, yung mga answered prayers natin, syempre, yung mga taong hindi pa nakakilala kay Lord, once na maranasan nila itong mga answered prayers, yan na rin ang hahanap-hanapin. Si Lord na rin ang hahanap. So, they see in us eh. Alam mo yun, yung when they saw na masaya tayo, kaya maraming umatind eh. Alam mo, matignan niya kung talagang masaya yung cultural experience. Natigman talaga nila, ay, ang ganda pala. Alam mo yun? So, yung feeling ng pagiging masaya, babalik-balikan nila yun. Yeah. Hanggang sa mahook sila sa Lord talaga. Hanggang sa ma-establish talaga sila sa Lord. And that's what we want them to experience. Eh. Besides the courtyard experience, besides all of those, is their personal relationship talaga na talagang matikman nila ang Lord. So actually, it's very timely. Your message is very timely. Yeah. Praise the Lord. All right. Okay na po ba? Meron pa po bang ibang gusto mag-share or mag-comment? Mag-share na experience about, you know, tasting and seeing the goodness of God? Or marami kayo dyan, but feel free to unmute. Kulang daw magdamag, sister. Sabagay. Diba? Pag si Lord ang pinag-uusapan, nakakatuwa lang. Kulang talaga. Mag-overnight, ano? Overnight. Prayer meeting. So, diba? Napapansin nyo po, eh, pag nasa church na tayo, ayaw na natin magiwahiwalay. Oo, grabe. Parang ayaw mo nang umuwi, parang gusto mo na lang doon. Sama-sama na lang kayo. Kung pwede nga lang, meron nga lang tayong ano doon. Eh. Isang bahay. Isang bahay. Lunch. Lounge, yes. I know, right? Lunch. Ay, nako. Pag ganun eh, sasamahan natin si Jim.
Hindi natin nabigay yung damit ni Jim, Dad. Oh, nakalimutan natin yan. Yeah. And this next Sunday. Actually, may meron akong ano, may plano kay Jim eh. May isip ko sana. Kasi siya lang naman ang problema natin in terms of kasi sabi ko, Lord, paano ba ano to? Paano ba kumbaga pakabig pa, oh, masusolusyunan tong problema to? Pero pakabig pa rin. Ano mo yan? So, yun. Iniisip ko, kakausapin ko si Bong kasi best friend niya si Bong eh. Yeah. Bong Maranan, di ba? Yeah. Best friend niya yun. Tapos eh, kumbaga, sabihin natin sa kanya, Jim, meron kaming gift sa'yo. Ibigyan ka namin ng bagong damit tsaka sapatos. Pero, maliligo ka muna. Pagkaligo mo, dadaling ka namin sa barbershop. Papaahitan ka namin tsaka papagupitan. So, makeover gift ang bibigay natin sa kanya. Yeah. Kumbaga, sino ba naman tatanggi sa makeover gift? Right? Yeah. Oh, so, syempre, panalo na siya, panalo rin tayo. Hindi na mananapok yung amoy tuwing linggo, di ba? So, nakatulong tayo sa kapatid natin na nangangailangan, di ba? Eh, magkano lang naman gastos ng ganun? Di ba? I mean, what do you think, guys? Di ba? So, kumbaga, pakabig pa rin. Na, kasi alam nyo ito, mga kapatid natin na ito. Ano yan eh? Hindi natin maipakita, hindi natin maituro yung salita ng Diyos sa pamagitan ng preaching. Pero napapakita naman natin sa pamagitan ng pagpapakain sa kanila. Ayun nga, kung may makeover, di ba? Kahit na tinatanggihan sila ng ibang simbahan, may mga ibang simbahan kasi hindi na sila pinapapasok eh. Pero tayo, tuloy pa rin. Di ba? Basta magsusunod lang sila sa rules natin. Yun, wala tayong problema, basta susunod sila. So, yan, abangan nyo ang bagong revelation ng bagong Jim. Jim Carter. Artista pala, no? Pagka naligo, ano? Tapos showcase natin yun na ano, nasa ano natin. Parang malaya project yan na papakita natin sa mga kasama natin sa church na pwede kayong mag-donate na kung sino yung gusto nyo i-makeover. Di ba? Hindi naman mahal yan eh. Di ba? So, bibilan lang ng damit at saka at least may dangal ba? May balik mo yung dignidad sa buhay nila. Mm-hmm. Alam niyo yun, yung parang kumbaga eh, tao rin yan eh. Tao yan. Hindi kumbaga kaluluwa yan. At least makita nila yung diferensya na eto talaga mga Kristiyano to. Kasi hindi lang may pagpapahalaga sila sa akin. Di ba? Si Maynor nga, sabi niya, you're the only church. No? Sabi niya na alam ang pangalan ko at alam ang birthday ko. Nandun yung pangalan niya sa ano, nakita niya eh. Sa mga birthday celebrators ng September. Nakita niya sa Facebook. At nakita niya. Nanonood siya ng Facebook natin? Yes. Oh, nakita niya sa papel na nandun yung pangalan niya. So sabi niya, pamilya ako sa inyo. Sabi niya gano'n. Kaya binigyan ka ng tamales. Uy, ang sarap. Sarap ba? Yes. Ayun, praise the Lord. Yan ang ano, taste and see. Taste and see, exactly. Yeah. Tamales, joke. Hindi, ang kabutihan ng Diyos talaga. Yeah. Tsaka para kay Jim, he will taste and see the goodness of God. Hindi sa mabait tayo. Hindi sa gusto lang natin siyang bumango o para hindi tayo maperwisyo pag saan. No, hindi lang doon. Talagang wholeheartedly, gusto natin na iparamdam yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Alam natin hindi siya ganoon ka nasa tamang wish ng pag-iisip, pero dun pa lang, mararamdaman mo na, na there's something sa mga tao na to na ginagamit ng Diyos. And who knows, di ba? Amen. Praise the Lord. Alright. Dako na po tayo sa ating prayer. Ayan, maraming salamat po, Tita LV. We are reminded once more. Ganto lang naman po, huwag po kayong kabahan pag kayo ang naka-assign. Ganto lang naman po eh. Tita Amy, ko daw sunod. Hindi, sa October pa ako. October, October na, next week. Hindi, iniisip ko rin si Ate Jazz eh. Ate Jess, guwakabado rin eh. November siya eh. November. Tita Pepo, trending ready na eh. No? Tita Pepo. Sabihin sa akin kung ano yung birth na eh, ano ko.
Hindi, parang, kayo pong bahala kung ano pong sabihin sa inyo ni Lord. Opo, kung ano pag-pray niyo po. Yeah. Usually, ano, and kung ano yung binabasa nyo for the day or for the week, kung asan kayo nakafocus, then share about it. Kasi ako, ganyan lang naman eh. Pag sinabing mag-share, kung ano yung binabasa ko, pinapakinggan ko, yun din yung nasi-share ko. Ganun. Para pong yung daily devotion. Yeah. Kung ano po yung talagang nag-ano, sumisiklab sa puso nyo, Nax. Na gusto nyo ma-share sa inyo ng Holy Spirit. Siklab at saka umalab. Okay. Tumalab. Hindi, sumiklab at tumalab. So, yung may naka-appreciate alam naman natin nung alam pangalan ng mga ministry. Aww, talaga. Nasa group nila, ano, yung mga oldies sila. Sabi nila, ano daw, nakakatuwa kasi bayanihan, alam, siklab, mga ganun, dakila, busilak. So parang it promotes yung ating pagka-Pilipino at the same time. Mm-hmm. Oo. Si alam, alam. Himalaya. Himalaya. Malayo. Simbang Pinoy. Simbasipaw. Yeah. So, ayan. So, sunod niya, Simbang Pinoy at Koreano na. Kasi madami na yung Koreano eh. Simbang Pinoy at Koreano. Eh, meron din tayo mga ano, mga Spanish speaking. O, tsaka, patay na. At Emmy. Mexicano. Oo. Diba? Halo-halo na. Multicultural tayo. Baka magiging tatlo na po yung service natin every Sunday. Oo nga. Ang dami rin mga Emmy. Yeah, yung mga caption natin, may Koreano na. Yung may captions niya, mga Koreano na. Oo, kasi ano eh, yung asawa ni Aileen, ano eh. Oo. Oh. Spanish speaking eh. Si Spanish. Anak niya. Ha? David. David. Ay, Spanish. David. More of Spanish ba siya? Oo, oh, yung bata, oo. Paro na mag-Spanish? Ay, eh, siguro. Hindi, hindi ko alam. English naman. Hindi, English yun. English sila, tsaka si, ano, English. English ba yan? English. Ayun. Oh, praise the Lord. Biruin mo na. Wala lang. Anyway, God is good. Naka-record nga pala tayo. Maya na. Naka... Okay. Pagka nga pala ano, pag kami mga ganung handaan na malalaki, sa bandang uli magpapatugtog ka daw nung kanta ni Sharon Cuneta. Alin? Anong kanta? Balutin mo ako. Balutin yung pagkain. Ay, nako, praise the Lord talaga. Nakakatuwa. Ayun. Dadako na po tayo sa general prayers natin. Per slide po ulit, as usual. Slide 1, sino ba ang una sa aking listahan? Oh, si Jairus. Ah, Jairus, slide 1. Slide 2, si Pastor Bert. Okay. Slide 3, Tita Amy. Okay. Slide 4, si Tita Fepot. Slide 5, si Kuya Aldrin. Slide 6, si Tita Mini. Tapos ako na po sa susunod sa 7. Tapos si Pastor Jeff na po sa ano, Pastor Jeff, ikaw na sa closing and benediction. Slide 8 yun. Okay. Okay. Alright. Ayan. Umpisa na po natin. I think I'm break the tray. Okay. Ayan. Una po si na Jairus. So, Jairus. Sige po. Let's pray na po. Heavenly Father, we thank you for the great gift of this church community and sa lahat po ng mga taong naging at magiging part pa po ng aming mga ministry. Lahat po ng hinipo nyo by your grace here, Lord. We pray for blessings upon all our assemblies and sa lahat po ng mga congregations as we embark on our campaign for the future of our church. And pinagpipray po namin yung aming mga leaders,
si Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Christine, Sister Cled, Pastor Bong, Pastor Rabe, and yung mga brothers po namin sa English Congregation, Spanish Congregation, North Korean Mission Church, and South Korean Praise Church, and all of the Church of the Nazarene pastors and leaders and all the Christian church leaders all over the world. Bless their lives and their service. May you energize their souls and grant them the desire to grow in faith and inspire others, Lord, in your mercy. Lord, we thank you for this church. May our worship be always be genuine and sincere, and may our ministries flow out of this place to lift up people in the name of Jesus. And despite all our efforts, and may we never forget that we are saved by grace alone, Lord, in Jesus' name. Amen. Ako na ba? Si Pastor Bert po, si Pastor Bert. Okay, ako na po. Okay. MCB's church staff and volunteers. Okay. Citizens of the world. Okay. Tayo po'y patuloy na dumalangin at tumawag sa ating Panginoon at humingi ng kanyang biyaya. Salamat po, Diyos. Patuloy kami po ay humihingi ng iyong kahabagan at ng iyong mayamang biyaya sa aming pagdalangin, O Diyos, at tinatas namin patuloy ang bumubuo po ng MCB, ang nangangasiwa sa iglesia, kung saan po kami sinasagawa, Panginoon, ang aming pananambahan. Lord, continue to bless the administration, those who are in custody, O Lord, or custodial, and those who are in maintaining the physical of the building, Father God, Lord, sa mga bumubuo, Panginoon. Una, Panginoon, si Sister Star Brown, si Pastor Dan Breer, Brother Curtis, Brother Nick, Brother Charles, Brother Maynard, at iba pang mga hindi nabanggit dito, Panginoon, nakasama sa MCB. Panginoon, patuloy po, O Diyos, na sila ay aming tinatas sa inyo. Nawa, Panginoon, na maayos, Panginoon, ang magiging pamamalakad o mga polisiya, Panginoon, sa MCB na alam namin po, Panginoon, na kami po ay kasama na dito kahit na kami po ay renter lang. So, O Diyos, salamat po, O Diyos, at patuloy, Panginoon, na kayo po ang magpala sa kanila. Ganon din po ay tinatas namin itong Citizens of the World Charter School, Silver Lake, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na sa kanilang pagbukas, Panginoon, maging sa kanilang face-to-face, na sa kanilang sa opening po ng pag-aaralan, Panginoon, we pray na sila rin po ay biyayahan nyo, Panginoon, na marandaman din nila, Panginoon, na sa gusaling ito, O Diyos, ay mayroong mga taong nagmamahal sa kanila, nananalangin sa kanila, Panginoon. Sila po inyong ingatan, Panginoon Diyos, maging sa mga estudyante, mga guro at mga principal nila, Panginoon, nawa ay dalangin namin sa pagyapak nila sa gusaling ito, Panginoon, na ito inyong bahay-sambayan na masasabi namin na sila rin ay makadama, Panginoon, ang iyong presensya at ng iyong pag-ibig, O Diyos, lalong lang sa mga taong kanilang makakasalumuha, Panginoon Diyos. So, salamat po, Diyos. Ganun din ay itinatas na rin namin. Kasama na dito, Panginoon, mga iba pang mga eskwelaan, mga guro, Panginoon, sa iba-ibang dako ng aming estado or state of California o maging sa buong mundo, Panginoon, lahat ng mga guro na nagtuturo, Panginoon, sa mga kabataan, O Diyos, at binibigay nila ang kanilang mga panahon, O Diyos, upang sila ay magsanay na sila mga sumusunod na henerasyon na mangunguna, Panginoon, sa iba't ibang sangay ng lipunan o maging sa mga bansa. So Lord, we lift up to you all the teachers, Father God, even right now. Continue to protect them and give them wisdom at maging sa pandemyang ito, Panginoon, nawa
na ikaw, Panginoon, ang mag-ingat sa kanila. We thank you, Lord. This we ask in Jesus Christ's name. Amen and amen. Hallelujah. Mother God, we just thank you and praise you, O Lord God, for the things you have done, Lord God, last Sunday in our church. Mm-hmm. Lord, we are humbled, O Lord God, by what you have done to our hearts, O Lord God, that all of us, O Lord God, have voluntarily and wholeheartedly given our gifts, O Lord God, and with gladness in our hearts, O Lord God. Mm-hmm. Thank you, Father, O Lord God, for that joy in our hearts, O Lord God. Continue, O Lord, to keep our hearts burning for you, the desire to serve you, O Lord God. Lord, we pray, O God, we lift up to you, Lord God, our LA Fitness Board members and their families, starting from Pastor Bong, Pastor Sister Girlie, Sister Fe, Sister Pepot, Sister Minda, and Sister Rachel, Lord God. Lord, may you continue, O Lord God, to bless their hearts, O Lord God, to set their hearts burning in service of you, O Lord God, with gladness in their hearts, O Lord God. Give them the wisdom to make our hearts grow more, to draw more people to you, O Lord God. Thank you, Father, for our brothers and sisters on our board, O Lord God, who continuously give their service, O Lord, and ask for your guidance, O Lord. Thank you, Lord, that we have these people, O Lord, that you have chosen to lead us, O Lord God, in the church. And also, we lift up to you, Lord God, the members and the families of our church, O Lord God. We ask you, Lord God, to preserve their health, to give them safety and protection and provisions. You are the giver of life. You are the provider, O Lord God, in all that we need, O Lord God. You know our needs, O Lord God. We don't even have to ask you for it, O Lord God, but you give it all to us, O Lord God. Thank you, Father, O Lord Jesus, for providing our families, O Lord, for the health, the safety, and the protection, and the provisions, O Lord God. Specifically, Lord God, for these families, for the Anastasio, for the Ascaraga, for the Banares family, Bermudo family, Sempron family, Cruz family, De La Cruz family, Dumok family, Formentera family, Francisco family, Guiwa family, Isidro family, Puco family, Lopez family, Madrid family, Maranan family, Meneses family, Mondia family, Pagip family, our family, O Lord God, the Plant family, Raimundo family, Ruiz family, Salayan family, Samadi family, San Buenaventura family, Santillan family, Sembrano family, Tumayo family, Valdez family, Victoria family, and Ique family. Lord, you know our needs, O Lord God. You know the needs of this, our families, O Lord God. From the parents to the children to the grandchildren, O Lord God. Provide our needs, O Lord God. Keep our hearts burning for you, O Lord God. Even our the in-laws, O Lord God. Other members of the family who have not come into the church yet, O Lord God. May you give them the spirit, O Lord God, of love as they see us, as we serve the church, O Lord God. May we be the inspiration to them, O Lord God, to serve in the church, O Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen. Report.
Ay! Nawala, Sister Fepot. Okay, ako na lang po magpa-pray. Dear Heavenly Father, maraming maraming salamat po, Lord God, for blessing our church with all of these families, all of these attendees and viewers po, yung live broadcast namin sa Facebook, Lord, sa YouTube, Father God, maraming maraming salamat po. And we pray for them, Lord, na sa bawat message na inihahatid po ni Pastor Jeff or kung sino mo po mga pastor na naghahatid ng salita niyo, Father, we pray that all of those people, all of us who will hear, Lord, your words would have a personal encounter with you, Lord God. Dahil yun naman po talaga ang gusto niyo is for each one of us to have a relationship with you, Lord. So please, we pray, Lord God, na kayo po mag-open ang hearts nila, Lord, para po tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas, Lord. We also pray, Lord God, we thank you dahil po nung anniversary, despite na marami po kami, Lord God, wala pong outbreak ng COVID-19. So, Lord, maraming maraming salamat po because we have been praying for protection for all of these attendees, Lord God, na wala pong mangyaring kahit anong masama at wala pong makahawa ng COVID-19, Father. And kung sino man po yung mga nagpa-shot na ng COVID-19, Lord God, we pray that there will be no adverse reactions from the vaccines, Lord God, despite na hindi pa po fully accepted or searched ito mga vaccines na to, Father God. Kayo po ang magbigay ng kalakasan sa mga katawan namin, Lord God, para po hindi po kami tamaan ng COVID, Lord, or kung magkaroon man, it's not gonna be that bad of symptoms, Lord God. And we pray also for job protection sa mga may trabaho ngayon sa amin, sa church, Lord God, sa mga viewers, sa mga attendees namin, Father, or new jobs po, dun sa mga nakakailangan. Lord, we know that you have the perfect job na nakalaan po sa bawat isa, Lord. Kayo po ang magbigay nito on the right time, Father God. And hopefully, itong mga trabaho na to, whether they have the jobs now or they will have the jobs later, Lord God, hopefully, hindi po itong makasagabal sa relationship namin with you and sa pagsaserve namin with you, Father God. And Lord, we also pray for our church ministries, Lord God, na ito po, isa-isa na pong nagbubukas, Lord God, dahil dumadami na po ang inyong mga anak, Lord, sa church. Father God, marami na pong mga uma-attend, Lord. So we pray, Lord God, sa mga church ministries na to, Lord, and sa mga activities na mga gagawin namin para po sa inyo, Lord. We pray for leaders, we pray for workers, Lord God. Kayo po ang magbibigay na that has been proven already na kayo po ang naglalagay ng mga tao sa simbahan, Father God. So we pray, Lord, na as these ministries open up and as these activities are being planned, Lord, kayo po ang maglagay ng tamang tao sa bawat mga ministries na to, Father God. And for all of the activities to be led by your Holy Spirit, Lord, at nawa po ay lahat kami, bawat isa sa amin, lahat ng mga core members, lahat ng mga workers ng La Filnas, Father God, will just hear from you, Lord, and we will not move unless you tell us to move. And kayo po ang mag-decide ng mga activities na to, Father God, all for your glory. And we also pray for the upcoming baby shower nitong si Ezekiel Gideon, Father God, on October 9, Lord. Kayo na po ang bahala. Kayo po ang mag-operate, Lord God. Kayo po ang magbigay ng wisdom, Lord Jesus. And protection po sa lahat ng mga pupunta, Father God. And nawa po ay lahat po ng tao ay masaya. Lahat po ng tao ay safe and protected, Lord God. We also pray for the upcoming Pastor's Appreciation Day, Lord, and the Sick Club's Bowling Night. Ayan, ito po ay mga
masasayang mga activities na hopefully, Lord, as we gather, Lord God, nawa po ay protect us also sa lahat ng mga gawa ng kaaway, Lord God. And we pray na maging successful itong mga to, Lord, all for your glory. Nawa po ay magkaroon ng soul winning dito sa mga activities na to, Lord God. Nawa ay makita nila and you know that they will see and taste your goodness dito po sa lahat ng mga activities na naka-plan for the whole year, Father God. And Lord, we thank you also dahil kayo po ang nag-ingat sa mga equipment, sa mga instruments namin noong anniversary, Lord God. And we still continue to pray for each and every instrument and equipment na in-offer po namin sa inyo, Father God. Nawa po ay kayo po ang magbantay nito mga to, Lord God. And nothing po na gagawin ng kaaway, Lord God, para po masira itong mga to, Father. And we also pray, and we also thank you for our District Superintendent, si Greg Garman. Una po dahil he's been leading district for another term, Lord God, and that's good news po, another 4 years, I think. Lord, maraming salamat po dahil ginagamit niyo po siya sa buong LA District, sa lahat ng mga Church of the Nazarene, Father God. And truly, talaga naman na inspiration siya. And he encourages ang bawat isa sa mga churches niyo, Father God. Ingatan niyo po siya palagi. Protect his family also. And give him good health. Give him strength and courage to just continue on kung ano mo po yung mga pinagagawa niyo sa kanya. Maraming salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Kuya Adrian. Yes. Dear Lord, we just thank you, Lord God, sa gabing ito, Lord God. Kami po ay nagtipon-tipon upang mag-pray po, Lord God, para po sa mga tao at para po sa buong mundo, Lord God. Lord, cleanse our hearts that we may be worthy, O Lord God, of your presence, O Lord God. Check us, Lord God. Tanggalin niyo po kung ano po ang sumasagabal po sa pag-rinig po niyo sa amin, O Lord Jesus, Lord God. We just pray that you would cleanse us as white as snow, O Lord God. Salamat din po sa word na shinare po ni Sister Irvi, Lord God, that we are tasting the goodness of God, and Lord God, and we just want to trust you everything, Lord God, that we do, that we say, that we plan, O Lord God. We just let the Holy Spirit, O Lord God, guide us, O Lord God, and we will follow you, O Lord God. And Lord, we pray for the world, yung mga news po nangyayari. We pray for a safe and effective coronavirus vaccine po, Lord God, na sana po, lalong-lalo na po yung mga children, Lord God. Sabi po sa news, yung development would be around November time, Lord God, pero sana po you would make it quicker, Lord God, para po yung mga younger children would get the vaccine and won't be affected masyado po, Lord God, sa virus na ito, Lord God. Pero we just trust you, Lord God, kung matatapos din po kagad itong vaccine for the children, Lord God. We just pray for their protection, Lord God. We know that you will protect them, Lord God, for they are the next generation, so Lord God, who will be the leaders of this world, oh Lord God. Protect them, Lord God, and keep them healthy, oh Lord God. And we just trust them to you, oh Lord. And Lord, we pray for mga violence na nangyayari, mga crimes, injustices po, mga mass killings. We pray for the homelessness, Lord God, yung LGBTQ, Lord God. We pray for human and drug trafficking, O Lord God. We rebuke any evil, O Lord God. But we pray for your mercy and your grace upon all of them and all of us, O Lord God. May you reveal yourself to them, O Lord God, that may more souls be saved, O Lord God. And may all these people be renewed, O Lord God, through your grace, O Lord Jesus, we pray, Lord. And Lord, for the countries who are greatly affected by disasters, Lord God, by this coronavirus, we just trust you na kayo lang po ang makapagtanggal po nitong virus na to, Lord God. Please protect your people, O Lord God, especially the believers, O Lord God. May all your people be healthy, Lord God, to do your work. Give them strength, O Lord. Give them the endurance that we all need, O Lord. And Lord, we pray for poverty. We rebuke this spirit of poverty, Lord God. May you
provide, Lord God, for your people. We just entrust you that you will provide the provisions that all your people need, O Lord, to continue your work, your ministry for your glory, Lord. And Lord, we rebuke the spirit of corruption, O Lord God. We pray for the government and the church, Lord God. We just rebuke the spirit of corruption, and that everything will, all the finances, O Lord God, will be just used for your glory, O Lord Jesus. And Lord, we pray for, we rebuke the spirit of wars and terrorism, O Lord God. May you please keep us all safe, Lord God. And we pray that may these people have a change of heart, O Lord God. May you reveal yourself to, may you reveal yourself through dreams or visions, O Lord God, for these people, Lord God, that they may change. And we know that this is possible, O Lord God. We've seen Muslims, even Arabs change, O Lord God, that and become Christians, O Lord God. We just pray that more and more people will be saved through you, Lord Jesus. Lord, we pray for Israel, Lord God. We pray for peace and that they will acknowledge Jesus as their Messiah, O Lord. And Lord, we pray for the businesses, establishments in the world to safely reopen, O Lord God. We pray that all the world leaders, our government and other establishments to be able to lead their people with the fear of the Lord, O Lord. And for all the missionaries, intercessors around the world doing what the Lord has told them to do, O Lord. And we pray for all God's people to humble, repent, and turn away from wicked ways so God will hear from heaven and heal our lands for a revival, starting from ourselves, Lord Jesus, our families, and our community to our community, Lord God. Yes, Lord, we pray that you would seek us, Lord God, and may we be worthy, O Lord God, to do your work, O Lord God. We are humbled, O Lord God, by your goodness, by your kindness, O Lord God. And we just love you, and we thank you that you loved us first, O Lord Jesus. And we just want to honor you, give you all the praise and the glory in Jesus' name. Amen. We thank you, Lord God, for you have heard our prayers, Lord God, for the people who has been healed, Lord God, for these past few months, Lord God, that we've been praying for. Lord, we thank you, Lord God. We pray for Tara Gonzalez regarding her multiple cysts in both breast and fat liver, Lord God. I pray for healing. Anineth Bermudo for her vertigo. Walt na CHF, si Lolo Ramon, Lord, na may dementia, Panginoon, at COPD. For Maria, Lord God, her neck and back pain. Si Sister Cherry po, yung body pains niya. At the same time po, Lord, yung mga joints niya, Lord. Si Pastor Bert, yung kanyang arm pain and mass on back and varicose veins and eye problems, Lord. We pray for Danny, Jennifer Feliciano regarding her kidney problem, Lord. Also, Oli Bermudo for the swollen lymph nodes on her on the neck, Lord. See Brother Vedi, Lord God, for the pancreatic problem. Sister Pepot po, yung kanyang trigger finger, Lord. I pray for healing, Lord. This is Sister Belma, Panginoon, na nasa ICU, Panginoon. Lord, I pray, O God, that you would heal her, Lord God. And as you heal her, Lord God, physically, you will heal her spirit, Lord God, her heart, Lord God. Mm-hmm. For whatever, Lord God, the past, Lord God, na meron siya, Panginoon, I pray that she would come to you, Lord God, na, and she would ask for forgiveness, Lord God. And truly, Lord God, not only for physical healing, Lord God, but for spiritual healing, Lord. I pray for Sister Elvis' mom, Lord God, see Juanito Feliciano, Lord God, dementia. Sister Lydia, Lord God, with Huntington disease. Arlene Jano, diabetes, Panginoon. And Tony for diverticulitis. And Nolly for low platelet count. Wina for multiple lumps on her body. Si Karen po for multiple cysts in her ovaries, Lord. Si Said Asfahan, multiple sclerosis, Lord. Si Chrysaline Ibarra, yung end stage of kidney disease, Lord. I pray, O God, that you will reverse, Lord God,
the stages, Lord God, bumalik po, Lord, sa almost normal, Lord. Nothing is impossible in you, Lord God. And the blindness in one eye, Lord. Si Sister Pe, I pray, O God, for complete recuperation, Lord God, sa kanyang left eye, Lord God. Si May po yung cough niya. Si Pasensya Castillo, she fell and hit her head. I pray for complete healing, Lord God. Baby Cassie Chua, sa PEG operation and tracheostomy, Lord. Baby Gianna Borgen Baha, Lord. Heart bypass operation, Lord God. Baby Addis Fernandez. Baby Sophia Marie Prudential for the pneumonia. Aldrin Marcus Nival for anemia and UTI. Sister Imelda Valdez and family, yung flu, Lord. Danilo Tabili, speedy recovery from bypass. Lorna Schaefer for comatose. I pray, O God, na you would bring her back to life, Lord God. You would normalize, Lord God, her vitals, Lord God. And I pray, O God, for Conrad, Lord God, I pray that you would heal, Lord God, knee and ankle pain. For Marcelina Deason, yung kanya pong colds. Si Winnie, yung kanyang tachycardia, Lord God. At saka si Sister Adette, Lord, yung kanyang severe left pain, Lord. Father, you said in your words, Lord God, that, Lord, na kayo po ang makakapag-heal ng mga bagay na ito, Lord. You have healed a lot of people, Lord God, in the past. And these people, Lord God, you know, their physical needs, Lord God, and just claim, Lord God, their healing in their bodies, Lord God, from the top of their head to the sole of their feet, Lord God. May their lives be healed, Lord God, not only, Lord God, their physical, Lord God, body. We thank you, Lord God, in Jesus' name, amen. Amen. And Lord, pinapapray po namin itong mga taong to na may cancer, Lord God, si Mila, si Lynn, si Isla Rose, si Danielle, si Sheila Tulipat, Don Michela, ang husband po ni Diane, si Mike C, Alet, Vina, Joanne, Zenith Zarabia, Elaine, Beth Bukalan, Aisa Madlangawa, Angie Golden, Regina Crowley, and Agnes Rojas. Lord, cancer is nothing. It has nothing on you, Lord God. And Lord, kayo po ang nakakaalam ng bawat katawan nitong mga taong to, Lord God. And you have designed our bodies to heal itself, Lord. So Lord, we pray for miraculous healings for these people, Lord God. Lord, kung meron man po sa kanila na nag-chemotherapy na or radiation therapy, Lord God, we pray na makayanan po ng katawan nila, Lord. We pray na ang tamaan lang po ng chemo at ng radiation ay yung mga cancer cells and not the good cells, Lord. Lord, as you heal these people, Lord God, may it increase their faith, Lord, sa inyo. At magtiwala lang po sila sa inyo, Father God. And Lord, pinagpapray din po namin dahil magastos din po yung mga gamot. Kayo din po ang mag-provide, Father God, ng mga pambayad nila sa mga hospital bills nila, sa mga gamot nila, sa mga therapies nila, Father. And I pray na hindi po sila mawala ng pag-asa, Father God. We pray for other people to help them, Lord God. Kasi mahirap din po sa katawan ng cancer, Lord. So pag-uwi nila ng bahay, mahina po sila, Father God. So please surround them with people who truly cares about them, Father God. And na talagang tutulong po sa kanila, Lord. I pray na hindi po nila isipin na mag-isa sila sa buhay, Father God. Dahil kayo po ang kasama nila all throughout this journey nila sa healing, Father God.
Lord, we also pray for Wendy, for Roland, for Cole, Phoebe, Paul Hyder, Red Nuestro, Johan and Yana Justiniano, Joanne Rose Guiwa, Odette and Andrew Alcaraz, kay Maria, kay Pastor Tom, kay Matel, kay Noel Angeles, Father God, na naging positive po and now, by your grace, Lord, all of them are in recovery from COVID-19, Father God. Maraming salamat po, Lord, dahil kayo po ang nagprotekta sa kanila, kayo po ang nagprovide ng mga doktor tsaka medical personnel na mag-aalaga po sa kanila. Kayo po ang nagbigay ng mga gamot, Lord God, ng wisdom, Lord. Everything is, Lord, kayo po ang nag-provide. So maraming salamat po for their recovery, Lord. We pray for complete healing sa bawat isa sa kanila. And we pray na wala pong naging complication sa ibang parte pa ng mga katawan nila, Lord God. We hope and we pray, Lord God, na makauwi po sila kung sila man po ay nasa ospital pa. Lord, if it's okay with you, Father God, that they will go home as soon as possible, Lord God, para po makasama na po nila yung mga pamilya nila, Father God. And Lord, we also pray for yung mga pamilya nila na mga nasa bahay, Lord God. We pray na wala po silang ibang mahawa sa mga family members nila. And Lord, we also pray, Lord God, for good results po kay Tita Fe po, dahil nag-ultrasound po siya noong Monday, Lord God. Nawa po ay wala po silang nakita ang mga kahit anong mga mass or kahit anong mga masasamang kung ano man po ang mga masasamang makikita doon sa loob ng katawan niya, Father God. Please, we pray that all the results will be negative, Father God. We pray that there will be no pain, Lord. We pray that she is cancer-free or kung ano man pong mga diferensya, Father God. I pray, Lord Jesus, na alagaan niyo po yung katawan ni Sister Fepo dahil po kita-kita niyo naman na gusto niya maglingkod sa inyo, Father God. So, we pray for good results, Lord God. And maraming salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng mga panalangin namin ay bago namin nabuksan ang aming mga bibig, ito po inyo lahat ay sinagot na. Salamat, Panginoon, dakila ka sa buhay namin bilang individual at bilang isang simbahan, Panginoon. Pinakita niyo sa amin, Panginoon, kung gaano kayo kadakila, kung gaano kayo in full control sa aming simbahan sa pamamagitan ng as we celebrated your goodness, Panginoon, noong aming 37th year. Naramdaman namin yung presensya. Naramdaman namin na kayo ang nagdala ng tao. Kayo lahat ang nag-facilitate. At talagang tunay na kayo ang aming senior pastor sa La Filnas, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga patuloy na blessings na binibigay mo sa amin. Dalangin namin na kami po ay ingatan nyo, lalong-lalo na sa COVID-19. Dalangin namin na matapos na po ito sa lalong madaling panahon. Dalangin namin na maging normal na muli ang buong mundo at makapag-celebrate ng masagana at maligayang Pasko, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa na nandito na patuloy pong pagpalain sampu ng aming mga miyembro at attendees sa La Filnas, Panginoon. Salamat sa gabi na ito. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Siya lagi ang magprotekta sa inyo, ang magbigay ng kapayapaan sa inyong puso. Ito ang aming dalangin sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. All right. Picture ka agad. Wait lang. Ayan. Sa record pa. Na si Malaya. Ayun. So maraming salamat po. Hello, Malaya. Ayan. Si Simone, Malaya. Malaya. This is the big Malaya. Oh, your tita. Ayan. 1, 2, 3. Smile. Ayan. Si Pepot. Okay na po. Okay na po ba? Nakangiti po. Wala na si Pepot, ano? Akala ko nandilig yung happy birthday, Jairus.
Ayun, happy birthday, Jairo. Happy birthday, Jai. Hey, Anaya. Happy birthday, Anaya. Salamat sa inyo lahat. Blessing kayo sa simbahan lahat. Thank you po. Okay, good night. Good night. Good night. Good night. Yes. Bye-bye. Salamat. See you Friday. Bye. 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 Bye.